friend sa lalaki. Imagine, and then, ang pangalawang rason, ito ang pinakamaganda, ang pangalawang rason kung bakit namamatay talaga ang lalaki is, ganun lang talaga ang mga lalaki nagpaparaya. Tama! Pero hindi, nag-work na yung mga unang rason na talaga ang bali dito. Mas malaki talaga ang babae. Bakit siya malaki? Kasi pinapakain ng marami ng lalaki. Pinapakain sa akin yung babae. Totoo yan. Ang ginagawa kasi ng lalaking agila during sa kanilang breeding season na once na gusto na lang ng lalaking agila na magpagpagpagpag or mag-meeting season na nila, meeting season na susunod ng lalaki, ang ginagawa ng lalaki, kita sa ating mga tao, ang ginagawa natin sa ating mga asawa, is binibigyan niyo pa ba ng bulaklak ng mga asawa niyo? Ha? Siyempre daw. Ang laking siyempre ni Sarwa. Siyempre! So, ang ginagawa ng, sa agila, ang ginagawa nila, namuhuli sila ng mga animals, or yung mga, ano nila, magkain, hindi bulati kinakain na sir, sumakain sila ng unggoy. Okay. So, ang inuuli nila, yung mga, ano tawag niyang predator, saka yung mga pagkain, binibigay nila sa babae, pinapakain nila. Kahit gutom na gutom na ang agilang lalaki, pinapakain pa rin nila sa babae. Swerte na yung lalaki kung pituran siya ng babae. Kung minsan, isa yan sa mga indication na gusto na ng babae, na makipagsipin ng sa agila kung tatanggapin niya yung binibigay ng lalaki. Pero kung minsan, sadyang gutom lang talaga at matakaw lang talaga itong mga babae. Tanggap lang ng tanggap. De, kung minsan, maraming ginagawa ang lalaki para manigaw sa agila. Ginagawa niya ng bagong nest, and then pinapakain, then pinatabi, nilalambing niya yung agilang lalaking babae bago sila magsipin. And then, yan isa sa mga rason, no? Nagpapatayan sila kasi territorial. And then, isa pa sa mga rason is may family planning ang Philippine Eagle. Hindi sila katulad sa manok ng itlog o ng itlog. Ang Philippine Eagle nangingitlog lang once every 2 years. Imagine, isang beses lang sa 2 taon. Isang itlog lang yan. Okay lang sana kung maraming itlog, isang itlog lang yan. Once every 2 years. At saka may date yan. May 4. May 4. May 4 talaga yan. Kasi ang Philippine Eagle kasi, aside from may family planning sila, they also, may characteristic din sila na, ang tawag nito, monogamous. Ang Philippine Eagle ay monogamous, hindi sila polygamous. Alam niyo naman yung monogamous, no? Okay, mono means one, gamous means partner. So, kung ang taong lalaki ay polygamous ka ba sir? Si sir, mga ganun. Polygamous talaga si sir ba? Ang Philippine Eagle, is monogamous sila. Once na imprint na sa kanya, tawag kasi sa kanya yan, imprint. Once na imprint na sila sa kanilang partner, yan na talaga yung partner nila the rest of their lives. Okay? So, kaya sila nangingitlog. Every May 4 lang talaga nag-hatch yung egg nila. May 4. Tanungin niyo ako, bakit May 4? Ha? Kasi monogamous sila nga eh. Kaya May 4. May forever sa Philippine Eagle. May for na. May forever sa Philippine Eagle. Sana all! At tuwing nag-ano sila, nagsisipin sila ng kanilang mag-partner, nakapatong lang sila sa isang sanga talaga. Oh. Isang sanga lang, kasi monogamous pa rin sila. Stick to one. Ah. Sana all! Sana all!